Sunod na sunog ang sumiklab sa Metro Manila ilang araw bago ang pagsimula ng Fire Prevention Month. Sa Barangay Tango sa Navotas, aabot sa 50 bahay ang nasunog. At live mula sa Navotas, saksi si Dano Tingkungko. Dano. Susan Vicky, tinatayang 50 bahay nga ang natupok sa sunog na nagsimula pasado alas 7 ng gabi kanina sa Barangay Tangos dito sa Navotas. Mga tabla-tabo na lamang natira sa mga bahay matapos lamunin ng apoy ang bahagi ito ng S. Ablola Street sa Barangay Tangos, Navotas. Tinatayang mahigit 50 pamilya apektado sa pagkasunog ng tinatayang 50 bahay. Pero kahit katatapos lang ng sunog, inabutan ko ang ilang residente na sinusuyod ang mga natira sa kanilang bahay sa pag-asang may mapapakinabangan pang gamit. Pero marami ang tulala at halos di makausap ng maayos sa pagkabigla. Ang ilan naman naghanap na ng pwesto sa Tangos Mother Elementary School na itinakdang pansamantalang evacuation center ng mga biktima. Ayon sa ilang residente, pasado na 7 ng gabi ng sumiklab ang apoy. Mabilis daw itong gumalat sa mga bahay na karamihay gawa sa kahoy. Umabot ang sunog sa 5th alarm bago tuluyang naapula pasado alas 9 ng gabi. Patuloy pa rin iniimbisigahan ang sanhi ng sunog. Sa gitna ng panic, may ilang nasugatan kabilang ang isang bombero. May nakaapak ng bubog at meron namang natalisod sa manhole. Nangako ang lokal na pamahalaan ng tulong sa mga biktima ng sunog. Sabi nila sa kuryente. Anong ginagawa mo nun? Nag-aakot ng plastic. At tapos? Nasunog na. Yun, bigla na lang nagtawag na ng susunog. Wala na. Yung ano, hindi ko nakita yung kanal na tinanggalan nila ng takip. Yun, doon ako na-shoot. Dito muna sila sa Tangos Mother and nandito na yung DSWD para magluto ng kahit papano sopas ngayong gabi. At lahat naman ng assistant na mabibigay ng barangay at lokal na pamahalaan ay ibibigay po natin. At sa kasalukuyan ngayon, patuloy pa rin ang pagsasagawa ng mapping up operations ng Navotas Fire para matukoy ang pinagmulan ng apoy. At live mula rito sa lungsod ng Navotas, ako si Dano Tingkungko, inyong saksi.